Lion. Bali, wala ngayon sa mga nagawa mo sa akin eh. Thank you rin. Mamuna na ako. Dance with me. Dance? Come on, Serio. Let's not talk. Stop apologizing. And I'll stop being a bitch. If you think about it, wala naman talaga akong nagawa para sa'yo. Umasok tayo sa isang business deal. Nagawa mo tong palaguin. That's it. Thank you. Kung nasa high school ako, alam kong dapat na akong kiligin mo. So, ito yung part na susubukan kitang halikan. Then iiwas ka. Hindi na ako iiwas. Sabi ko naman sa'yo, diba? Magmula sa araw na to, sa'yo na ako nakafocus. Hangover? Coffee, sandwich. Sila. May nangyari ba sa ating kagabi? Bakit mo ko tinatanong? Wala ka bang naaalala? Well, I've never slept with anybody na nakalimutan how it was the morning after. So, masasagot ko dyan eh, wala. Walang nangyari sa akin. Di ko trip to share my bed sa isang taong lasing at walang malay mo. Sorry. Dapat nagpapahinga ka na ngayon. Dapat hindi ka na lumalabas ng bahay. Hindi ko kasi makaya nilalaman ang isipan ko eh. Kailangan ko na makakausap. Alam mo, Marimar, hindi kita maintindihan. Ano ba pinagsasabi mo? Bumalik na yung alaala ko. Nang dahil sa pagsabog kagabi, maraming pumasok sa isipan ko. Yung pagsabog ng eroplano nung bata pa ako. Alaala? Eh, may amnesia ka pala. Amnesia? Yung ba yung tawag doon? Oo, dahil sa nangyari sa'yo, nakalimutan mo ang nakaraan mo. Siguro nga. Kasi, ang dami kong nalalaman, ang dami pumabalik sa isipan ko eh. Yung pagsabog na yun, naalala ko yung pagsabog ng eroplano nung bata pa ako. At kasama ko yung mga magulang ko noon. At natatandaan ko mga mukha nila. Layo na ang ama ko. Marimar, sino siya? Si Senyor Gustavo. Ano? Sigurado ka ba? Oo, inosensya. Hindi ako pwede magkamali. Kung ganun, sabi mo na agad sa kanya. Pero paano? Sino tayo ng kinikilala nilang anak? Nagpanggap siya bilang ako. Marimar, may karapatan kang ipaglaban kung sino ka. Inosensya, kahit gustuhin ko man. Galit na sa akin si Senyor Gustavo. Muntik niya na akong palayasin sa mansyon. Kung sasabihin ko ba sa kanya na ako yung tunay niyang anak, hindi ko alam kung anong mararamdaman niya. Matutuwa ba siya? O itatakwin niya ako bilang anak niya. Nasa challenge ako sa mga ganitong sitwasyon. Ngayon, kumain ka na at magbihis. You have to make it up to me. Alam mo kung bakit? Birthday ko ngayon. Thank you.
na pamilya kayo sa akin. Nung bata pa ako, iniisip ko kung anong itsura niyo. Ngayon bumalik na lahat ng alaala ko. Naalala ko lahat ng kabaitan niyo. Lahat ng pag-aaruga niyo sa akin. Ang pagmamahal niyo. Mahal na mahal ko po kayo. Belia, dumating ka na pala. Hinahanap kita kanina. Umiiyak ka? Ah, hindi po. Ba't mahawak yan? May nakita lang po akong dumi. Nililinis ko lang po. Buti walang nangyari sa'yo kagabi. Kumusta naman ang kalagayan mo? Mabuti naman po. Sige. Si Senyor Gustavo po. Pumunta siya ng park kasama si Natalia. Susunod nga ako sa kanila eh. Halika, sama ka sa akin. Sige po. Halika na. Nagpatulo ako sa coffee shop ng hotel para sa reservation nito. But this one's my idea. Wow, I'm impressed. Ginawa mo itong lahat para sa akin? I'm sorry for last night. Sinasabi ko sa'yo, babawi ako. I'll make it up this time. Happy birthday. Make a wish? Wala na akong mahihiling pa. Dahil lang matagal ko nang hinihiling, nandito na sa harapan ko. Happy birthday. Si Sergio po. Dali ko pong asawa. Dati mong asawa? Ama ni Cosita?
Opo. Iniwan niya kami. Manluloko siya. At ayaw ko na siya makita kahit kailan. Tinawag ka niya ng Marimar. Tinawag ka niya ng Marimar! Opo. At ang pangalan na Belia? Hindi ko po totoong pangalan niya. Huwag kang magsisinungaling sa akin! Huwag kang magsisinungaling! Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Sino ka? Paano ka napadpad dito? Sino magulang mo? Serio. Sinong iniisip mo? Si Marimar pa rin ba? Serio! Hindi to si Marimar sa Manila. Sino kasama niya? Makita, Serio. Ayaw niya na sa'yo. Tapos na kayo! Sabi mo? Anong sabi mo? I'm sorry, Serio. Sa akin na magagaling to. Sometimes, the truth hurts. Ayaw na sa'yo ni Marimar. Tanggapin mo na lang. Ayaw na sa akin ni Marimar, siya magsasabi sa akin. Hindi ito. Nasabihin ko po sa inyo yung totoo. Baka hindi na po kayo maniwala sa akin. Sagutin mo ako! Sagutin mo ako! Si Sir Gustavo po. Siya po yung ama ko. Ako po si Marimar. Sinungaling! Sinungaling ka! Kung ikaw si Marimar, bakit ngayon ka lang? Ba't ngayon ka lang nagsabi? Kagabi lang lahat, bumalik ng alaala ko. Dahil sa pagsabog kagabi, ako lang naalala lahat. Dahil sa pagsabog, nung eroplano na magkakasama kami ni Itay, ako lang nalaman lahat nung pumalik lahat sa akin. Wala sa'yo! Hindi ko po kayo pipilit yung maniwala sa akin. Pero totoo po lahat na sinasabi ko sa inyo. Malino po lahat sa alaala ko. Si Senyor Gustavo ang ama ko. Lahat sa akin yun. Pinuntahan kami ni Itay noon. Habang naglalaro ako ng bola. Sabi ko noon,
dahil sa wakas, makukumpleto na rin ang pamilya ko. Nangako rin si Itay sa amin noon. Nadadali niya kami ni Inay sa Maynila. Bukas, pupunta tayo sa Maynila. Magbabago ng lahat. Sumakay kami ng eroplano. Nabuhit ako ng larawan. Si Inay. Si Inay. Ako. Ito naman po si Inay. At syempre po, ito po ako. Magkakahawa kami ng kamay. Binigay ko yun kay Itay. Dito ko pinalagay. Pinagay niya yung samusa niya. Para malapit sa puso ko. Hinalagay niya daw. Malapit sa puso niya. Hanggang sa sumabog yung eroplano. Hanggang sa sumabog yung eroplano. Nakahawa kami ng kamay. Pero kahit anong gawin namin, nagawa ng mali pa rin kami. Nung dahil sa pagsabog na yun, naalala ko lahat. Naging malinaw lahat sa akin. Lahat na si Senyor Gustavo yung ama ko. Hindi ako pwede magkamali. Lahat yung naalala ko, bumalik lahat ng alaala ko sa akin. Hindi ko sasabihin sa'yo na naniniwala ako sa'yo ng lubos. May kong papipiliin ako. Kung ikaw o si Natalia. Sana ikaw ang patuloy naman na. Sana ikaw. Kung ikaw ang sarasabi mo. Hanapin natin si Gustavo. Sabihin mo sa kanya na sinabi mo sa akin. Sabihin sa'yo si Delia. Ako yung magsasalita! Papa, alam ko nung una akong naipresenta sa inyo, nag-alinlangan kayo kung ako talaga ang tunay niyong anak. Pero Papa, gusto kong patunayan ang sarili ko sa inyo dahil sa wakas nagbalik ng alaala ko. Naglalaro ako ng bola. Pinulot mo ito at binigay sa akin. Natatandaan mo na yun. Tapos sinabi mo sa amin ni Inay, nadadahin mo kami sa Maynila, di ba? Tapos doon na tayo titira? Oo, anak. Tama yun. At nung sumakay tayo sa aeroplano, binigay ko kayo ng drawing. Ikaw, ako, si Inay, magkakamon tayo ng kamay. Ang saya-saya natin doon. At pero biglang nagloko yung eroplano. Natakot ako. Malipit ang hawak ko sa inyo. Pero nagkahiwalay pa rin tayo. Ano yun na naman yun? Ako yun eh. Ako yun. Sorry if I ruined your birthday.
Gusto ko siyang makita. Sino? Sino pa? Eh di ang babaeng lagi laman ng isipan mo. May trato ka ba niya? Bakit pa? Bakit? Kailangan ba lahat ng gagawin ng tao eh may rason? Gusto ko lang siya makita. Birthday gift mo na sa akin yun. Sinungaling ka, Natalia. Paano mo nalaman yung mga impormasyon na yun? Ha? Dahil bumalik na po ang alaala ko ngayon na... Ah, talaga? Nilingkulang ka nito! Babalik ka nito niya! Sasaktan! Ano ko yun? Hindi mo siya! Bella! Magsabi na nga na totoo! Huwag ka nga makisali dito! Huwag ako siya! Magsabi ka ng totoo, Marimar! Anong tinawag mo sa kanya? Sabihin mo totoo! Ako si Marimar. Huwag nawawalaan yung anak. Ako yung totoo niyong anak. Bakit, Kim? Kilala mo siya? Hindi. May kamukha lang siya. Sino? Yung best friend ko sa Macau. Kala ko kilala mo eh. Hindi. Nakita ko kasi sa reaksyon sa mata mo. Parang kilala mo siya. Hindi ko lang alam kung ano magiging reaction ko. She's your wife, after all. Karibal ko siya. Ano sinabi niya? Si Marimar, ako po yung... Ah! Ano pinagsasabi mo, ha? Hindi ko si Marimar! Ako si Marimar! Dali, Natalia! Ako siya! Ako si Marimar! Kaya mo na siya magsalita! Si Marimar. Ako ang anak niya, tita. Lumaki ako sa anak ni Nila Fox. Yun yung totoo. Bakit di mo na sinasabi sa akin yan? Ha? Huwag kayo maniniwala sa kanya. Gusto lang niya makuha lahat ng meron akong pinanganak ninyo. Helia. Ikaw ang nagnakaw ng pagkatao ko! Dahil alam nating dalawa kung sinong totoo ba rin ba? At ako rin. Ako si Marimar! Billy ang pagpapakilala mo! Tinan mo, hindi maniniwala sila si Papa kasi katulong ka lang dito! Ako ang tunay na anak ni Gustavo. Ako si Marimar! Hindi ka magtatalima sa paninilang ko! Manluloko ka! Manluloko ka, Bella! Hindi totoo yan! Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Ako ang totoo niyong anak. Ako si Marimar. Bakit ang ginagawa ito, ha? Hindi ko alam kung paano niyo nalaman lahat.
Alam mo sa aking dalawa kung sino si Marimar. Gumawa ng kwento! Oo! Oh, unang kita ko pa lang sa'yo, gumawa ng loob ko. Sinabi ko pa nga, kamukha mo si Lupita. Sana rin ikaw ng anak ko. Pero may mga bagay na sinabi ang anak ko ng tanging kabilang na nakakaalam. Yung drawing, yung bola! Hindi ko alam kung paano niya nalaman yun. Kasi ako ang tuloy na Marimar! Ako ang anak ni Gustavo! Papa, huwag kayo maniniwala sa kanya. Matulog na siya dito! Papa! Ayun eh! Papa! Ayun! Bakit ba akong pinapaniwala na ikaw si Marimar Beria? Bebe! Dahil ako ang totoong Marimar. Maniwala kayo sa hindi. Hindi ko alam kung paano kayo maniniwala sa akin. Pero nagsasabi ako ng totoo. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling at nagsasabi ako ng totoo. Ng Diyos yan. Natalia, alam mo kung anong totoo. Alam mo lahat. Marimar! Narinig ko sila kagabi. Sinabi ni Bella na siya daw ang tunay na anak ni Senyor Gustavo at hindi si Natalia. Diyos mio, ang aga-aga, tsismisa na kagad kayo dyan. Hoy, pakainin niyo muna kaya ako ng almusal. Naku, sana si Bella nga ang totoong aldama. Oh, eh, siya namang talaga eh. At dahil best friend ko siya, ha? Bossing na rin ako dito, ha? Ngayon, ilabas niyo lahat ng butong natira sa bulalo kagabi. Ora mismo! Oo nga, mabait si Bella. Noon pa man, kita ko na mahal niya si Senyor. Dati pa talaga may amor na siya sa ama niya. At hindi impakta ang ugali niya na tulad ni Natalia. Gustahan tayo, si Bella ang tunay na anak ni Senyor. Ako buto din ako kay Bella. Ako din. Eh wala naman talagang may gusto kay Natalia, no? Ay, Diyos mio. Kung ako sana pwede lang tumaya, limpak-limpak na mapapanalunan ko. Marimar, sana magpakita ka uli. Bakit ganun? Akala ko pag umamin ako kay Senyor Gustavo, buong puso niya akong tatanggapin. Pero hindi niya ako pinaniwalaan. Inisip ko tuloy kung nagkamali ako ng pagsabi sa kanya. Bella, sandali. Gusto kitang makausap tungkol sa mga sinabi mo kagabi. Naniniwala na po kayo sa akin? Hindi ko basta babaliwalain ang mga sinabi mo kagabi. Kung totoong ikaw si Marimar, bigyan mo ako ng katibayan nang walang pagsisinungaling. Ano pong gusto niyong katibayan? Kahit na ano. Sabihin pa sa akin kung anong naaalala mo. Nung bago po tayo pumuntang Maynila, may ginuhit akong larawan. Taing tatlo nila inay. Binanggit na ni Natalia yun, di ba? Yung bola. Yun yung pinaglalaroan ko bago mo ko makita. Sinabi na rin niya yun. Ano pa, Bella? Bigyan pa ako ng rason para maniwala sa'yo.
Sa ngayon, mas nakalalamang si Natalia sa mga sinabi niya kagabi. At higit sa lahat, nasa kanya yung kwintas na binigay ko sa anak ko noon. Pero maniwala po kayo sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo po lahat ng sinasabi ko, lahat-lahat sa inyo. Hindi ko alam kung paano napunta sa kanya yung kwintas. Pero nasisigurado ko po sa inyo. Sa akin po yun eh. Akin po yung kwintas na yun. Seryo? Tama nga sabi ni Kim. Dito nga kita matatagpuan. Inaantay lang ako. Balak tumambay dito. Ang dami pang trabaho sa opisina. I've been trying to call you so many times. Dalawang meetings na ang kinansel ko para sa'yo. Pare, ano ba ginagawa mo dito? Pabalik sa akin. Pare, you've gotten worse. Isip mo ba yung kalagayan ni Bella at saka ni Natalia? Alam mo, Esperanza, hindi sila maaaring magkasama ng matagal. Lagi silang mag-aaway na mag-aaway. Kailangan maayosin natin to, hindi para lang sa kanilang dalawa, kundi para na rin sa ikatatahimik ko. Gustavo, meron akong naisip na paraan eh. Foolproof pa nga to eh. Anong paraan? Ipa-DNA test natin sila. Pag ma-DNA test sila, malalaman natin kung sino ang tunay mo anak. Bella, kanina pa kita hinahanap. Wala kayo doon sa kwarto nyo. Nandito kayo ni Crucita. Nakakaya po kay Senyor Gustavo eh. Ayoko naman po pagpinitan yung sarili ko sa kanya. Bella,
Kung ikaw ang tunay na Marimar, kailangan ipaglaban mo ang pagkatao mo. Pero ayaw naman po niya maniwala sa akin eh. Pinagdududahan niya po ako. Ganun talaga yung pinsan kong yun. Sa dinami-dami ng mga nagpanggap na anak niya at mga nakaraang taon, eh, hindi ko rin talaga matatanggal sa kanya magduda. Hindi ko lang talaga maintindihan kung paano nakalusot tong si Natalia. Pero Bella, hahanap tayo ng paraan para mapatunayan natin na ikaw nga ang tunay niyang anak. Salamat po. Ano, dito na talaga kayo ni Rosita? Kung may kailangan ka, alam mo kung asan ako. Hmm? Sige, salamat po. Rin, hello. Rosita, anak, matulog ka na, ha? Umalis ka na dito! Nakita mo lang hindi kayo magkasundo! Lumayas sa pamamahay ko! Lumayas! Hindi ako nagsimula! Ano nangyari dito? Ha? Si Belia! Walang hiya ka! Ako na nga nagsusorry sa'yo! Ako ba gusto mo patayin? Nagsusorry? Ikaw ang pumasok dito! Ikaw ang gusto patayin ako! Magsitigil na kayo! Para sa katahimikan ng lahat! May paraan naman eh, para malaman kung sino talaga ang tunay mong anak. Ano po yun? DNA test. Doon natin malalaman ang tunay na pagkatao nila. Kukuha kami ng konting sample. Maaring laway mula sa bibig mo, kaya buhok. At mula doon, itetest yun. Para malaman kung sino ang tunay na anak ni Gustavo. Kung ikaw, Natalia. O ikaw, Bella. Hindi! Ayoko! Iniinsulto niya ang pagkatao ko!
kailangan para matapos na lang ang problema ito. Kung pipilitin niyo ako, aalis na lang ako sa pamamahay na to! Natalia! Ako po, mamayan! Kumuha ka ng cotton swab. Balik mo dito ka din. Aalis na lang muna ko kami ni Crusita. Pupunta ko ako sa bahay na kaibigan ko kay Emisensya. Para mong makaiwas na din kay Natalia. Yung hinihanap ko kasi ako sa malimit naming pag-aaway. Paano si Natalia? Ako na bahala sa kanya. Dahil natatakot kang malaman namin ang mga kasinungalingan mo? Hindi. Pwes kung ganun, may karapatan akong kunin ito. Ate? Ate? Ate, paano na yan? Ate, baka mabuking na lang ako. Ngayon na natikman ko ng buhay mayaman. Ayoko na maghirap pa, ate. Huwag kang tanga, Natalia. Mag-isip ka. May paraan pa. Tama ka, ate. Ako pa rin ang kikilalaning eredera ng mga Aldama. At hindi si Marimar. Uy, dito ka na pala, Belia. Uy, si Crusita. Si Marimar. Nandito si Marimar. Samples. Ito yung kay Natalia. At ito naman yung kay Bella Cruz. Sa wakas, malalaman na rin natin ang tunay na Marimar. Doktor, kayo nang bahala. Ikaw nga ba talaga yung nakita ko, Marimar? O namalikmata lang ako?
Pinapaniwala ko lang ba ang sarili ko na ikaw yun? Nandito ka ba sa Maynila? Kung nandito ka man, magpapakita ka ba? Harapin ko ba siya? Pero anong sasabihin ko sa kanya? Nakilala ko si Sergio? Paano kung gusto niya makipagbalikan kay Sergio? I'm so lonely. I am Miss Lonely. Oh my gosh! Ang yami ng buto, nakagat-kagat niya, ha? Pero gosh, di siya kagwapuhan. Pero pwede pa din. Mukha naman siyang Richie Rich. Hey! Saucy Doggy. Yoo-hoo! Patikim naman dyan. Hindi. Hindi ko pwede sabihin to kay Sergio. Makakagulo lang siya. Pipi? Pipi, my love! Nandito na ang lover dog mo. Pipi, sino siya? Sino yung aso na yan? This is not what it looks like. Ah, shut up! Nagtaksil ka sa akin, Pipi. Paano mo nagawa sa akin to? Ay, no! Pulgoso! Please, please, let me explain. Sandali, sandali! Nalilito na ako, Lupita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Akala ko maayos ng lahat ang dumating si Natalia sa aking buhay. Pero ngayon, nagpipresenta na din si Belia. Magaan din ang loob ko sa kanya, Lupita. Ano bang dapat kong gawin? Sana nandito ka para bigyang linaw ang lahat. Kailangan kita ngayon, Lupita. Sino po na Natalia at Belia ang tunay na anak natin? Magkano ba ang pinag-uusapan natin dito? Name your price, ibibigay ko. Basta sundin mo ang resultang gusto kong mabas sa DNA test, ha? Tayo ay maglinis ng ating katawan araw-araw na gawin sa umaga pagkagising. Nag-aaral si nanay. Sige nga, nanay. Pakita mo nga. Sulat mo ang pangalan ni Crusita. Ay, sige. Subukan ko ha. Crusita. Ana, halika nga dito, Ana. Ayan. Ay, paano na mag-aaral si nanay? Si nanay. Naman ito, ah, sige, magbasa na lang si nanay. Basa na lang. Basahin na lang.
Doktor, yan na ba ang resulta ng DNA test? Opo, senyor. Sa wakas, Gustavo, malalaman na rin natin ang katotohanan. Esensya, ilang araw na din yung lumipas pero wala pa rin akong balita kay Sr. Gustavo. Di ko alam kung anong resulta nung, ano bang tawag doon? DNA test? Baka napatunayan na na anak talaga niya si Natalia. Pero inesensya, hindi pwede akong magkamali. Bumalik yung alaala ko at lahat yun alam ko. Lalabas ang katotohanan, Delia. Baka tuluyan na silang naloko ni Natalia. Bakit ganun, Inosensya? Nasa akin yung panig ng katotohanan, pero ayaw ko paniwalaan ng ama ko na ako yung anak niya. Hindi niya matanggap si Crucita. Sana buhay pa si Lolo Pancho tsaka si Lola Cruz. Dahil silang dalawa, lubos yung pagmamahal sa amin dalawa ni Crucita. Baby! Lolo Pancho mo ito! Alam mo, sabik na kaming makita ka. At paglaki mo, tuturuan kita magtira doon at saka magsumpit. Eh lolo, hindi ko pa nga alam kung lalaki yung magiging anak ko eh. Ay, huwag kang mag-alala. Kung magiging babae yan, basta kahawig mo lang kamukha mo. Okay na yan sa lola. Mayroon lang kang hihingin sa'yo. Ano po yung lola? Kung magiging babae yan, pwede bang ipapangalan mo sa akin? Ay, opo naman po, Lola. At pangako ko po yan sa inyo. Mahal na mahal ka namin, apo. Sana buhay pa sila, Inosensya. Para kahit papaano mabawasan yung lungkot ko. Dahil alam ko na may kakampi ako. Belia, nandito naman ako. Kakampi mo rin ako. Alam ko yun. Kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo eh. Tao po. Magandang araw po. Sino yan? Flor? Belia, pinasusundo ka ni Senyor Gustavo. Bakit daw? Lumabas na yung resulta. Inosensya, kinakabahan ako. Marimar, huwag kang matakot. Dapat nga matuwa ka dahil wala kang tinatago. Hawak mo ang katotohanan. At sa DNA test na yun, mapapatunayan na isa kang Aldana. Halika na. Halika na, Crucita. Kaya, ingat, baby. Pulgoso, aalis ka na. Isang linggo mo na akong na-silent treatment. Di man lang ba magpapaalam sa akin? Goodbye. Yan lang masasabi ko sa'yo. Sa lawaang aso ka. Pulgoso! Wait! Sa opisina, ready na sila para sa meeting. Pag-away na rin ako. Pupunta ka na ba? May tututukan lang ang project ngayon eh. Kaya mo na yan, seryo? Iiwasan mo ba ako? Hindi. Bakit mo naman nasabi yun? Okay, mag-iisang linggo ka na hindi pumupunta na opisina. Okay, fine. Pupunta na ako dyan. Happy now? Okay.
nagbalik ang intrimedera. Ano, Belia? Manggugulo ka na naman sa pamamahay namin? Tinatawag lang ako ni Senyor Gustavo. Sigurado, para sabihin niya sa'yo ng harap-harapan na hindi ikaw ang tunay niyang anak. Para hindi ka na umasang siya ang tatay mo. Ayoko na makipag-away pa sa'yo, Natalia. Kahit naman hindi ka makipag-away, sinasabi ko sa'yo, talo ka sa laban na to. Tama na kayong dalawa. Mabuti naman at pareho kayo nandito ngayon. Hawak ko na ang resulta ng DNA test. Nakalagay dito na isa sa inyo ay nagpapanggap lamang. At ang isa naman, nagsasabing kapareho ng DNA ko. 99.5% match. Patunayang katugo ko at nagsasabing tunay kong anak. Mali ka, Natalia. Ma, ano ibig sabihin? Huwag mong tawagin, baba! Hindi kita tunay na anak! Niloko mo ako! Ikaw ang tunay na Marimar. Hindi kita tunay na anak. Kundi si Belia. Siya ang tunay na Aldama. Hindi totoo. Papa, ako sa Marimar. Ako ang tunay niyong anak. Lakas. Pwede ba? Huwag mo na kaming guguluhin. Patahimikin mo na ang pamilya namin. Nagkakamali kayo! Ako ang dapat lalabas sa resulta! At bakit? Dahil binayaran mo yung doktor dun sa lab? Nagsumbong siya sa amin. Pero ipinagpatuloy ko ang test para malaman kong katotohanan. Nabisto ka na namin. Alam na namin ang kawalang hiya mo. Lumayas ka na! Ako, labas! Ako si Marina! Ako si Marina! Nagkakamali lang kayo! Ako si Marina! Labas na siya! Signature. Parang masaya ka. Well, alam ko na kung paano laruin si Sir. Laruin? Feeling ko ang gusto niyang laro ay habulan. Kip! Yes, Sir. Mag-inuma kami ng buong staff, mami. Sama ka? No. I need my beauty rest. Grado ka? Yeah. Bakit? Wala naman. Parang ninibago lang ako. Kasi dati, isang kalabit mo lang kanarapan ako. Well, I finally got the message. What message?
wala ka talagang interes sa akin. Antonio, let's go. Baka usap mo? Baka sasabat! Kita mo na ako sa buhati ko eh! Babataan! Magbayad si Marimar sa ginawa niya sa akin! Ay, sayat pala, Tol! Sayat pala, ha? Natalia, patahimikin muna kami. Please! Lumigil ka na! Hindi! Dahil yung magaling mo, anak! Ayaw rin ako magtanay! Tawag ng polis! Sige! Subukan nyo! Basta ng polis! Pagpupunta rin ako si Casita! Huwag yung tatawag ng polis! Saktan, pati ang apo ko. Dahil? Please, Natalia! Kailangan malik ka si Bella sa loob. Balik talagang natalan yun. Papatayin po ang anak nyo. Tumawag na ba ng polis? Tumawag na po si Jenny. Tawagan mo ulit. Follow up mo. Damay ang anak ko. Labas ang anak ko dito. Pareho kayo parusahan! Natalia, nakikiusap ako sa'yo. Akin din anak ko. Parang pinaglalaro na mga Diyos. Paano ba naging kasalanan ko sa kanya? Salita ng ganyan. Ang tagal ko hindi nakikita ng anak ko. Ngayon naman nakikita ko ng totoong Marimar. Tapos... Gusto ko manalangin ka. Parang, manalangin ka. Parang gusto ko yung paglayo ng Diyos. Gusto ko ligtas po ang anak ko sa bati ng apos ko, Sita. Talawang po sila. Ando ng anak ko, pati apo ko. Tulungan mo sila. Mas kailangan na silang pasok. Kailangan mo iligtas yung mamang ikot sa sira o lumabae. Mahalin ka ba bang huling habilin, Marimar? Bago kita patayin? Gusto ko mahawakan yung anak ko. Sita! Marimar! Isang mahalagang balita, sa kasalukuyan ay may nagaganap na hostage taking.
sa mansyon ni Don Gustavo Aldama. Hanggang sa ngayon ay hindi pa matukoy kung sino ang hostage taker at ang mga Inosensya? Biktima... Inosensya! Nay? Halika, dali! Hindi ba yung pangalan ng amo ni Marimar eh Aldama? Dito opo, sa aming kinalalagyan, si Sr. Gustavo? Ano ang tanaw namin? Pakinggan mo ha? May-ari ng mansyon, si Don Gustavo Aldama at ang kanyang pinsan at ang mga kasambahay. Ayan o. Sana'y manatili kayong nakatutok sa himpilang ito. May isang nangyari, kailangan ko pumunta doon. Pagbabalita ang update sa nagaganap ng hostage taking. Nay, kailangan ako ni Marimar. Hoy! Ano po, Nay? Mag-ingat ka ha! Kaya, pahilin mo nga. Ito, Nay. Diba, nagtutuan tayo rito. Titikan natin. Tayo ngayon sa mansyon ni Gustavo Aldama kung saan may nagaganap na isang hostage taking. Napag-alaman po na isang Natalia Pagano. Isa sa mga empleyado namin dati sa resort. Di pa po malinaw ang ibang detalye at ang motibo ng suspect. Sino yung hostage niya? Ano akala mo sa akin, Gaga? Alam ko na gagawin ko! Papatayin ko si Rosita. Hindi! Papatay ko si Crosita at papatay kita! Papatay ko kayo pareho! Hindi! Ako na lang ang patayin mo! Huwag ang anak ko. Ako na lang Natalia. Pag pinatay mo ako, wala namang gugulo sa'yo. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Si Natalia yung dating kaibigan ni Choi. Tama, malamang alam niya kung nasan si Choi at si Marimar. Bossing, saan ka pumunta? Pupunta ako yung hostage taking. Parang may humihila sa akin para puntahan si Natalia. Sino ang nandun kasama niya? Sino ang nasa panganim? Rosita! Anak ko!